Yes, sir! What's happening with y'all? This is Wisa Stilski ng El Guerrillo Malagueros Bulacan's Finest Production or BF Pro. Once again, welcome sa One-Sided Mind Channel kung saan tinatalakay natin ang mga bago, luma na mga kanta ng ating mga idolo mula sa kampo ng Donggalo at sa mga affiliated dito pati na rin sa mga kaibigan nila sa Odesta, mga kapatid! Ay lalapag tayo sa channel ng... Oy, okay, Imoco Official. Okay, ito yung... Kamakailan lang ay minungkahi nila na mag-subscribe din tayo no, bukod sa Mananabas na channel. Okay, so si Imbo ko ay naglabas ng Lihim Kong Pagsinta. Okay? Okay, premiered, that was yesterday. Okay, so pakinggan na natin to. Imbo ko to, let's go! Hey, bago nga pala, no, bago tayo... magtungo sa kantang to. I would like to invite you guys, if hindi ka pa member ng maliit na pamilyang ito, you can hit the subscribe button and turn on that bell. Ilagay mo lamang yung sana all dyan so you can be notified every time I put up a video, or you can hit you can holla at your boy dyan sa comment section. Mag-usap-usap tayo dyan. Comments, heads up, anything, man. Anong gusto nyong pag-usapan dyan? Let me know. Alright, pakinggan na natin daw. Let's go! May tema ng ano, ng luma, ano, nakita nyo naman, typewriter po yun sa mga hindi nakakaalam, no? Saan kaya niya nakuha tong beat na to, no? Or ginawa niya to? Panalo, no? Parang bandang version, no? Pakinggan natin. Parang ano, parang ska. Ska yung dating ska. Yung mga stronger, strong side ni ano, no, ni Imo ko, no, pagdating sa mga falseto, no? Pa-pa-pa. Tapos merong meron siyang dalawang nakasapin na falseto doon, yung pa-pa-pa. Tapos may mataas pa. Pa-pa-pa. Hindi ko alam kung paano yun, basta mataas dalawa. So yung flavor na binigay niya na sa atin nung nasa nung nilabas niya yung ano ba tong kanta na to? Kalimutan ko tuloy, nawala sa dila ko, ah. Man. Wait, nalimutan ko. Pero yung ginagawa niya dito, meron siyang naka-sustain na nota ng falseto, tapos mayroong isa pang backup na ginagawa niya, no? So ang gandang pakinggan talaga nun. Kapag nakikita ka, naiinlove akong talaga. Ito na naman patingin-tingin sa iyong mga mata, ako'y di... Ayun, no? Patingin-tingin mapakali lagi kung sinusulya pa. Galing ng mga bagsakan. Ngunit hindi mo lang napapansin, sinta kahit sa awit, di na lang.
Ayun. Ay, nako, nako. Sa dinami-dami pala. Yung unang ginawa niya sa dinami-dami, parang ina-apply yan na din dito. At epektibo kasi yun. Ang sarap pakinggan ng pagkakahalo-halo ng boses niya doon, ano. So ulitin natin, mga kapatid, hindi tayo naka-focus kanina, lagi kong iniisip ko ano yung kanta na yun. Pasok. Talaga, ito na naman pati yung tingin sa iyong mga mata, ako'y di mapakali, lagi kong sinusulyapan, hindi mo lang nahalata na gusto na kita. Ang ganda ng roll ng drums na yun, ano. Sino kaya gumawa ng beat na to? Maari kayang ni-record ni Imo ko yung ganitong instrumental or nakuha na niya na to na ganito to. Ngunit hindi mo lang napapansin sinta kahit sa awitin na lang may paparating na mahal kita. Ayun, no, ganda ng ginagawa niya dun. Kaya't sa awit na lang maipaparating na mahal kita. Tapos yung backup, mahal kita. Mataas yung kanya, mataas eh. Nakakondisyon kasi syempre, iba pagka magsesession ka, no? Hindi kagaya ng ginagawa natin ngayon na live. Bago ka para ma-pull off mo yung ganitong klaseng vocal, dapat ay nag-ano ka muna, nagwa-warm up ka muna, ano? Tapos, gano'n. Maraming stretching yan, ano? Pero, para mas malinis, kailangan wala kang sakit, wala kang ubo, wala kang sipon. Or, hindi ka masyadong uminom ng malamig na tubig. Mga ganong klaseng kalandian, pero epektibo, ano? Para ma-pull off mo yung mga ganitong klaseng boses, no? Pakinggan nyo, ha? Andali, ha? Andali. Dito sa pandang to. May paparating na mahal kita. Pasensya ka na. Naiiwan pa pala, no? Naiiwan pa. Ang ganda. Nag-sustain pa. Tapos eto na yung pinaka-coro siguro. Pasensya ka na kung di ko masabi na mahal kita. Sa tope palagi ganda. Ang ganda ng ginagawa niya dito. Ano, galing ng paglalaro niya ng mga nota. Ano. Ulitin natin, ha. Sabayan na natin, mga kapatid. Pasensya ka na kung di ko masabi na mahal kita. Sa tope palagi natatakotan ako na masaklan ang magmasa. Sana'y may pagtingin ka rin para sa akin na marinig ko mismo sa iyong mga labi. Ang ganda. Kaya nga, hindi niya. Hanggang ganito na lang ba puro na ako tingin sa tuwing magkakatitig ang mga mata natin. Di makatingin ang derecho kasi natutunaw ako at kapag tayo magkatabi ang puso ko ay di mapakatabi. Sinasabing mahal kita. Gumaganda na yung mga rima niya dito, ano. Ito, panalo na yung mga rhyming niya dito. Pagkatapos, susundutan pa niya ng napakalupit niya na flow dito, ano. Tapos yung mga backup niya dito, talagang parang aral na talaga ni ano. Komportable na si Imo ko sa mga ganitong banat, no. Ang sarap pakinggan, ang smooth sa tenga, walang lumalagpas na nota, and talaga namang wow, ang lamig, sarap. Ito na lang ba puro na ako tingin sa tuwing magkakatapos ang mga mata natin, di makatingin ang derecho kasi natutunaw ako at kapag tayo magkatabi ang puso ko ay di mapakali at sa tayo ay magkatabi. Pero parang ano, parang nilagyan niya ng auto-tune doon ng konti.
para mas masarap yung flavor. Sinasabing mahal kita, nasanay ako na lang ang magmamayari ng puso mo. Kaya sa awitin na lang may paparating na mahal kita. Okay lang, okay lang. May paparating na mahal kit. Paano yung ginawa niyang tono dun? Inexpect ko tataas pa niya eh. Ayun o. Kasi parang umakyat yung nota yata, tingnan natin. Or hindi. Sa awitin na lang may paparating na mahal kita. Sakto lang, sakto lang sa key. Panalo, panalo. Ang galing mo, imo ko man, ang lupit mo. Pasensya ka na kung di ko masabi na mahal kita kasi tonte palagi. Natatakot lang ako na masaktan at umasa. Sana'y may pagtingin ka rin para sa akin na marinig ko mas masayong mga labi. Galing ng drums dito. Sadyang di talaga tao para sa isa't isa. Kaya kahit ni Cupido di tayo kailan ng dalawa. Ito na yata yung bridge. Ito yung pinaka-break ng kanta. Ang sarap. Ulitin nga natin yung bridge niya na ginawa. Ang ganda nun eh. Talaga tao para sa isa't isa. Kay lupit ni Cupido di tayo kailan ng dalawa. Aaminin ko na ba ang aking nadarama? O itatago ko na lamang ang hiling ko. Nakita niyo yung sitwasyon niya dito sa mga sa kanta na to, mga kapatid. Ito yung ano, ito yung tipo ng hindi mo talaga sigurado kung nasaan yung lugar mo, no. Kasi hindi naman pwedeng ikaw lang talaga yung nagmamahal, no. Kung hindi ka talaga sigurado na gugustuhin ka rin ng taong gusto mo, ay man, might as well take it slow. Get the plan real straight para mas smooth yung pag-entrada mo sa buhay niya, no. Kasi minsan merong iba dinadaan sa lakas ng loob, no. Pagkatapos hindi siya handa sa pagdating ng kahit na sino, no, may mga standards tayo na ine-expect sa gusto nating makapareha. Yun na minsan eh karamihan tumitingin sa physical na itsura at sa estado ng social status mo, no. So importante 'yon na ikaw ay medyo ideal man lang. Kumbaga, hindi pa pwedeng namamawis ka tapos bigla kang entrada doon na para kang napakabangon tao, no? No, hindi ganoon, man. Kailangan planado ang lahat at planuhin mo yung galaw mo, no, para pagpasok mo sa mundo ng babaeng gusto mo ay medyo maluwag ang kalsada, no. Hindi yung pagsasarang ka kagad ng gate. Fuck out of here, man. Sino ka ba? Ano sa tingin mo ang itsura mo, no? Mali yung ganun. Ah, kung nakikita niyo yung nagbo-viral ngayon na yung babaeng naka-auto na nakatayo siya tapos isang grupo ng kalalakihan na itsura mga nerd, no. Na biglang may dalang flowers kuno and then empty box ng cake na kunwari nanligaw siya, and then
man, as you can see, man, nung narinig nyo, kung maririnig nyo yung unang sinabi ng lalaki na ang ganda mo pala sa personal, kinakabahan ako, ang ganda mo pala talaga sa personal. So, ibig sabihin, hindi pa talaga sila nagkaroon ng interaction within each other. No, hindi pa sila nagkakakilalan bilang isang magkaibigan or sa personal na buhay. I mean, okay, let's give it to him. Nag-uusap sila online, but that's it. That's it. Yun na yun. Walang ibang ibig sabihin sa parte ng babae. Yung isang lalaki, nag-assume na may gusto sa kanya yung babae porque siguro nire-replyan siya. No? So, the first time they met, ay nag-pull off kagad ng ganitong klaseng move itong lalaki, and then he ended up being busted, okay? He got thrown under the bus, no? Tapos nagulat siya sa resulta na bakit ganun? Bakit hindi siya gusto ng dog? Wake the fuck up, no? Hindi tayo nabubuhay sa, behind the keyboard. Hindi dapat ganun, man. Alam niyo dapat kung paano dumiskarte at ilagay ang sarili natin sa totoong buhay, no? Hindi pwedeng nag-uusap kayo online and then y'all gonna be good sa personal na buhay. No, man. You don't know each other, man. Hindi nyo pa rin kilala ang isa't isa pag sa online lang kayo nag-uusap, dog. Hindi totoo yun. Okay? Napunta tayo dun, ano? Tsaka na kung di ko masabi na mahal kita kasi torpe palagi. Natatakot lang ako na masaktan at umasa. Sana'y may pagtingin ka rin para sa akin na marinig ko mas na sa iyong mga labi na ako'y mahal mo. Sumalida siya dun, ano? Ah, kasi na, parang nagsimula siya dito na sana'y tingin ka na marinig ko misis ang labi na ako'y mahal mo. Huminga siya dun. Pero kaya niya siguro yun na ano, nawala ng hingayin. Na ako'y mahal mo rin. Lihim kong pagsinta. Lihim kong pagsinta. Lihim kong pagsinta. Lihim kong pagsinta. Dog, kapag nakita nyo, ano, pag nakita nyo yung, anong nakita? Pag naka-headphone kayo or naka-earphones kayo, maririnig nyo lahat ng pinaggagawa ni Imo ko dito at talaga namang busog na busog ang tenga ko sa mga pinaggagawa niya, man. All those things that he been doing, lahat ng effort, lahat ng pagmamahal sa musika, lahat ng kanyang binuhos na pawis, dugo at panahon ay maririnig nyo sa napakagandang kanta na to, no? And nakita nyo naman, nag-decide siya na itatago niya na lang, and then pagdating ng kung papansin niyo yung video, bumalik po yung video, man. Kumbaga, parang doon inilalahad ang siguro nagre-representa yung typewriter ng kanyang damdamin, ano? Kumbaga, sinusulat niya doon, ibinabahagi niya yung lahat ng nararamdaman niya, isinusulat niya, and then nung sa bandang huli nag-decide siya, Tago ko na lang. O, parang binubura niya, parang bumabalik siya sa umpisa hanggang sa magbalik siya sa basic na bilang siya. At hindi na niya ipapaalam sa babae yung kanyang nararamdaman. Man, sa mga torpe dyan, sa lahat. Ha? Kayo na mga torpe. Man, there's nothing wrong with it. Talagang tinatansya nyo lang yung inyong sarili. Pero minsan, mga kapatid, kailangan mo rin ng lakas ng loob, no? Pero hindi dapat puro lakas ng lang noob. Kailangan ipakita mo rin na kailangan kasi halimbawa kasama mo sa trabaho, kasama mo sa school or kapitbahay mo. Make sure na yung imahe mo, mga kapatid, kasi ang pangliligaw ay pagpapaganda at pagbi-build up ng sarili mo sa paningin ng babaeng gusto mo, no? Kailangan may ma-impress mo siya na ikaw ay yung isa or kahit a fraction ng kanyang dream guy, no? Kasi meron tayong mga tinatawag na ano ba ay kayong dream guy mo o dream girl mo. Siyempre sasabihin,
Meron tumitingin sa maputi, kay manggi, balingkinitan, medyo chubby, cheeky, or whatever, man. Kahit na anong preference pa yan. Pero kung makukuha mo yung kahit konti lang ng slice ng gusto niyang makapiling or makasama, man, panalo na yon. And then it takes is the guts. At kung paano mo bubuksan yung usapan. No? Halimbawa, kung paano ka mag-a-approach sa isang babae. Like, I mean, depende pa rin sa sitwasyon. No? Halimbawa, nag-aabang lang siya ng tricycle. Paano mo siya lalapitan doon? Or, nakita mo siya sa club. Make sure na meron kang dalang drinks. No? Hindi pwedeng lalapit ka sa kanya doon. Tas wala ka man lang ibibigay sa, hey, can I offer you something? Mga ganung bagay. Icebreaker na shit. Man, pag-aralan nyo yan. Para hindi kayo mamatay na virgin. Okay, good luck sa inyo lahat. And I'll see you on the next one. Eh, hindi pa pala tapos. Pakinggan natin ulit. Man, ang lupit. At eto na po. Nakita nyo naman ang kasunod, no? Yes, sir. Kami lang malakas. Anyway, shoutout sa aking mga kapatid dyan. Let's go! Okay. Man, kung nagustuhan nyo po ang reaction video ko na ito, and I mean, kung nag-pass to sa standards nyo, and you wanna be part of our little family, landyan lang ang subscribe button. Pakisampal na yan. Para magising at lagi kayong kalembangin kapag ka ako ay nag-upload ng bagong content. Okay, once again ako nga po pala si Weeza Steel Skin. At magkita-kita tayo muli sa paglapag ng One-Sided Mind Channel. I'll see you on the next one. And y'all stay safe. Peace!